medyo malakas yung hangin, so baka hindi niyo ako masyado naririnig. Siguro after ilang months, ngayon na lang ulit nakapag-skates. Mamaya may pasok pa ako sa trabaho, pero wala lang, naisip ko lang mag-exercise. The best pa rin talaga pag-practice ang itong lugar na to, kasi yun nga, sobrang walang tao, tsaka sobrang tahimik. Mahangin lang talaga. Okay, so ito, medyo maingay ngayon sa internet yung issue ni Alex Gonzaga. Before yung kay Alex Gonzaga, meron pang isang vlogger na pinag-uusapan din recently, si Donalyn Bartolome. So yun nga, sunod-sunod na naman yung mga vlogger ngayon na puro nasasangkot sa mga ganyang klaseng issue. Bago pa si Donalyn, alam ko si Kiefer Bros naman yung rape scandal niya or yung rape issue niya. Gusto ko lang mag-share ng insight dun sa mga ganong issue na nai-involve yung mga vlogger. Kasi nga, ayun nga, gumagawa rin naman ako ng content pero hindi naman ako kasing sikat kagaya nila. So yung YouTube, yung TikTok, yung Facebook, yung Instagram, platform of opportunities yan. May mga ilang YouTuber na hindi sumikat as a celebrity pero nag-flourish yung career nila as a YouTuber or a vlogger. Pero hindi lahat ganun yung aim, yung maging celebrity, maging sikat. Yung iba talagang gusto lang nila mag-share ng idea and nakaka-enjoy kasi talaga gawin to. Yung pagkita ng pera and sumikat is yung bonus na lang sa ginagawa mo. Hindi siya nakakapagod gawin. Kasi para sa akin yung creativity, yung pag-vlog, yung paggawa ng montage, yun yung parang pinaka-reward ko eh. Parang ang sarap sa pakiramdam ng ginagawa ko na yun. Bonus na lang yun kung may kikitain or kung sisikat yung channel. Bonus na lang yun. Ayun nga, going back dun sa gusto ko ipunto kanina, na ito nga, platform of opportunities. Yung pagsikat nila, merong kaakibat or may kasama na paglaki ng ego. And yung iba, kapag hindi na-check yung ego nila, disaster yung nangyayari. So, binigyan tayo ng YouTube ng opportunity na mag-share ng knowledge or mag-share ng skill pero and mag-share ng entertainment pero hindi enough yun para lumaki yung ego mo tsaka maging kupal ka sa mga tao na nasa paligid mo. Hindi porket sikat o umaman dito sa YouTube, magiging ganun ka nakakupal. Maybe isa din yung sa reason kung bakit may mga sikat or may mga celebrity talaga na bumabagsak yung karir. Yung mga taong hindi kaya i-handle yung pagkasikat, ayun na. Doon, downward na yung papunta, yung direction nila. Kasama ako dun sa mga tao na nanonood or yung nagko-consume. And kasama din ako dun sa category na nag-create or content creator. So somewhat medyo fair ko titignan yung both sides. Mamaya may plan bumisita yung mga childhood best friend ko. So e-enjoy na naman namin yung Sunday. Ngayon na lang ulit kami magkikita-kita and bihira lang itong ganong klaseng event. So let's go, uyan na! Related pa rin dun sa issue na pinag-uusapan natin kanina, yung mga recent na issue or yung mga controversy ng mga vloggers. Gusto ko lang ulitin yung sinabi ko kanina na yun nga, yung mga vlogger na sumisikat dito sa internet or sa YouTube, minsan sila yung talagang yung ego nila grabe. Minsan parang hindi nila kaya i-handle yung fame. Sa internet kasi, isang maling sabi mo lang or isang action mo lang na nakuhaan ka ng video, lalo na kung talagang icon ka or talagang kilala kang vlogger or celebrity, wala, sira na agad yung karir mo. Pero yun nga, syempre, hindi naman lahat ng vloggers kasi meron naman talaga na kaya din talaga nila i-handle yung sarili nila, kaya nila kontrolin yung sarili nila kahit gano'n na sila kasikat. Depende pa rin talaga sa tao yan kung paano nila i-handle yung money, yung fame. Yun na siguro yung pinaka-comment ko or pinaka-insight ko dun sa mga issue na kinasasangkutan nitong mga vloggers na to kasi wala, sunod-sunod lang tsaka medyo nagiging highlight sila ngayon ng mga news. Bali yung tita ko may pa-competition siya about sa weight loss, tapos yung mga kasali, mga family members. Lahat talaga kami dito natauhan and gusto mag-participate kasi nga yung grand prize is 25,000. First prize 25, second 15,000, third place 10,000, fourth place 7,000. Tapos yung consolation prize kapag ka nag-lose ka lang ng weight is 1,000. So hindi ka natalo kahit mag-lose ka lang ng ilang pounds or ilang weight, yun na, may 1,000 ka na agad. Pero imagine, first place 25,000, saan ka kukuha nun? Ang kailangan mo lang mag-lose ng weight and kung talagang confident ka tsaka talagang focus ka dito sa competition na to, panigurado meron kang magiging placer ka dito. Confident ako tsaka sobrang magpo-focus ako dito kasi nagawa ko na to before. Walang grand prize pero nagawa ko na yung weight loss journey ko dati. So para sa akin, sisiw na lang to. Pero hindi ko masasabi kasi feeling ko hindi lang ako yung natauhan dito eh. Talagang feeling ko yung mga family member dito willing din. Kaya itong week na to, parang ito na yung pinaka last week na parang
lulubos-lubusin ko na kasi next week talaga magpo-focus na ako sa weight loss. Home workout, running, jogging, dog walk, lahat. End of July pa kung sino malalaman yung manalo. So, ilang months pa talaga. Sobrang andami mong time para mag-prepare. 3 to 6 months goods na yun. Yun yung pinaka-realistic na approach para mag-weight loss talaga. Pero 25K guys. I mean, saan ka makakuha ng magpapa-competition na 25K ganun-ganun na lang? Hindi pa to ganun kaseryosong competition kasi mga family member lang to eh. I mean, parang naglolokohan lang din kami dito. Pero, sure bull yan na may price talaga. Mula next week hanggang July, grind na talaga yan. Sobrang seseryosohin ko yan. So, sobrang confident ko na mananalo ako dito. Iniisip ko na kung anong gagawin ko sa 25K. Kaya yung mga family member na makakanood nito, message ko sa inyo maging handa kayo kasi talagang di ako magpapatalo. Next day. Okay guys, so today is Monday and yesterday kahapon nag-inuman kami kasama yung tropa. Yun yata yung parang kunikwento ko kanina. Ayun, sobrang enjoy and sobrang nasulit. Tapos yun na yung parang pinaka last na binge out or celebration or iinom ako ng alak. Hindi naman last. I mean, kumbaga parang yun lang yung parang medyo hindi disiplinadong pagkain or pag-inom ng alak. Kasi nga, sisimulan na natin yung pag-weight loss. Meron lang yata ako hanggang June or July yata yun. Pero anyway, alam kong kaya ko yun and ayun nga, medyo magiging disiplinado na tayo ngayon sa pagkain. So yun lang, ibibigyan ko rin kayo ng weekly update dun sa weight loss journey na yun. And thank you all for watching guys. Please give me a thumbs up, hit subscribe, and see you again next time. Peace. Boom!